tayo'y masaya. Today ang Clash Masters ng The Clash, Raver Cruz, Julian San Jose at ang Clash panel member na si Miss Lani Vizalucha! Hello! Pati muna kayo, Raver. Yes, hello mga tiktropa! Mga tiktropa, hello sa inyo ulit! Ayan po sina Raver, Julie at Miss Lani po. Ang makakasama po natin mag-check at ang swerte. Kaya maglalaro na tayo ng Double o Putol! Panguhulan ng presyo. Tama. Pero isa lang ang aabante sa Double o Putol Jackpot Round. Tama, Faith. Hindi ko na papatagalin. Tatawagin ko yung mga tiktropa ang gusto manalo dito. Magingay! Heto na si Taner Mariñas. Hoy, sino yon? Heto naman ang pangalawa natin, si Chris Valmonte. Arat na! At ito na ang kukumpleto sa ating lahat, si Jeneline Kasingol! Jeneline, narat na! Ito na si Kuya Taner, Kuya Taner! Ano na, taga saan ka? Shoutout mo na yan! Hello po, shoutout po sa mga taga Antipolo City. I'm Taner Mariñas and 25 years old. Woo! Okay, taga Antipolo City, Faith! Ito naman si Nanay Chris. Nanay Chris, taga saan ho kayo? At i-shoutout mo na yun! Hello, hello, hello everyone! Galing po ako sa Taguig City Hall. Then, I'm Chrissy Valmonte. Ay, parang nagpa-pageant, di ba? Diba? Demure ang atalo. Eto naman si Ate Jeneline na napakaganda ng contact lens. Taga saan ho kayo at i-shoutout mo na yan. Saan? From Marikina City. Shoutout sa pamilya ko dyan, mga kaibigan ko. Haltis na ako. Ay, Faith! Ano na? Hurley, thank you so much. Good luck sa inyo, players. Kunin nyo ang inyong presyo board dahil dyan nyo isusulat ang inyong hulang presyo. Tama. Nako, eto na. Hindi ko na ulit papatagalin. Eto na ang ating special bullfire na kailangan nyong hulan. In 3, 2, 1, i-check out na yan! Ayan! Napakaswerte ng tiktropa natin mag-uwi nitong camping starter pack na naglalaman ng 65-liter ice box at grocery items na may iba't ibang inumin. Perfect. Ay, may ice na yan. Yung box na yan, may ice. Pwede. Kompleto, ha? Ito na tsaka, nga, players. Oh, ang daming laman. Marami, in fairness, players. Based on market price, sa tingin ninyo, magkano ang pinagsama-samang presyo nitong ating 65-liter ice box at grocery items? Again po, ha, ang hinahanap natin ay pinagsama-samang presyo. At para tulungan kayo sumagot, tanongin na natin ang ating Budol-Budol-Gang! Let's go, guys! Mauna na ako, ha? Mauna na ako. Siyempre, ang mga tansya ko dyan, nasa 5,830 pesos. Oy, may 30 pesos. Kasi yung friend ko, si Kuya Jesse Tan, nanonood ngayon.
Kabibili na yan. Kabibili na yan last week. Ay, kinesistan pala. Kaya po, Miss Lani po, tingin niyo po. Ako na agad, kasama yung ano, di ba, yung mga laman. Siguro para mga... Dancer kasama. Dancer? Ay, medyo mahal yan. 7,000. 7,000. Ikaw naman, Miss Julia. Ako ano, siguro mga 6,500. 6,500 naman. Ay, Raver. Mga 10K kasi may ganyan ako eh sa pag nagtitaping ako sa asawa ng asawa ko. Oy! Ah, asawa ng asawa ko. Tsaka may sabuan yan. Bangka. Na-segue ko, di ba? Manood po kayo. Maraming salamat, Budolgang. Ito na, players, tandaan ninyo kung sino ang may pinakamalapit o eksaktong hula siyang mag-uwi ng ating Budol Final of the Day! At pasok na agad-agad sa jackpot round. Ingat lang po kayo dahil hindi kayo pwedeng lumagpas sa ating presyo ng ating Budol Find. Hintayin ang aming signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang kamay at iharap ang presyo board. Ibig sabihin, tama. Final answer na. Oo, tama yun. Kaya naman, players, meron kayong 10 segundo para manghula. Get ready, TikTok lock. Budol time na! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Itaas na huwag ating mga kamay at sabay-sabay na po nating ihirap. Heto si Kuya Tanner, naglagay siya ng 3,709 pesos! Heto naman ang aking nanay na si Nanay Chris, 6,500 pesos! Heto naman si Ate Jenilyn na naglagay ng 5,200 pesos! Faith, may nanalo na ba? Meron na, Erlene. Ito na, sino kaya mag-uwi ng ating special Budol Fine at maglalaro sa jackpot round? Oy. Silipin na natin ang tamang sagot! Presyo Reveal! Ang tamang presyo ay 5,320.70. Ate Jenilyn! Ikaw ang pinakamalapit na hula. Congratulations! Oy. Congratulations! Oh, sa jackpot round, ate. Meron tayong dalawang klase ng money. Meron tayo dyan dito sa Budol Booth. Double money o Budol money para madoble ang iyong premyo. Kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Pag nagawa mo yan, may uwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Budol find na nagkakalaga ng 5,320 pesos. At ito na, ipupwesto ko na siya, Faith. Tapos, ate, yes. Alam mo ba, na kapag mas maraming Budol money na makukuha mo, wala kang perang may uwi. Pero huwag kang mag-alala, iyong-iyo na ang camping package. Kaya naman, ate, alam kong ready ka na, di ba, Faith? Ready na siya. Ito, bibigyan ka namin ng 5 segundo. Get ready! TikTok lock! Budol time na! Oo, eto, simulan natin, dahil diba? Bibilangin na yan. Ang daming nakuha niya. Ang dami, marami, oo. Mag-umisa tayo sa Double Money! Yes! We have Budol Money! Oh! Eto naman ang next, Budol Money ulit! Oh! Ang dami, ate, Double Money! Yes! Eto na naman, another one, Double Money! Yeah! We have another Double Money! Yeah! Budol Money! Price ka pa! Okay, doble-doble pa premyo. Congratulations sa ate. Ano masasabi mo? Thank you po sa lahat. At mga kasama ko, may pagkain na tayo! Ayan, congratulations sa'yo. At ito na, happy camping sa pamilya mo, ha? Oo. Mamigay naman tayo ng ampaw blessings kasama ang Juliver. Hali-hali ho'y nasa pagbabalik ng TikTok Live! Oras na para sa bigay ng blessings, maglaro na tayo ng Hali-hali ho! Christmas theme na ang game natin today. Maglalaban ang Juliver sa larong Shoot Me Deer! Pwesto na. Ayan ako, pwesto na sila. O, ayan ako, ready na. At simple lang po ito para may lang po kayo na may shoot na ring sa sungay ng kalaban. Ang mas maraming may shoot, siya po ang panalo. Ready na sina Julia at Raver. You have 1 minute. TikTok lock. Happy time na! Okay. Oy. Oh, sige. Pak! Pak! Ay, nako! Ay! 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 Sabay daw, sabay! Oi!
lang nitong laro ay pag may galit ka, no? Oh! Oy! Magaling! Ang galing ng River magpa-shoot! Ang galing ko rin! Shooter talaga, River na yan eh! Oy! Ay, River, paalala lang! 30 seconds! Ayun, nakaisa rin! Nakaisa rin! River, paalala lang, sungay ni Julian, ha? Baka sa sungay ni Herlin ka magpa-shoot. Ay, sorry. Ay, hindi, ang galing ni Ray. We have 20 seconds. Ah, ang galing ni Ray. Oh. Ang husay ng Ray ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. We have Green Team. Congratulations. Ayun, dami. Dami. Ang Green Team ay may pa-blessing. Nako, eto na nga, Juliet Raver, excited na kami sa The Clash 2024. Anong pakiramdam, balik uli kayo sa pagiging Clash Master? Siyempre, mamang, sobrang excited and sobrang excited na namin ipakilala ang aming top 24 Clashers. Napakagaling nilang lahat. World class talaga. Oy, exciting. Eh, siyempre si Ate Julie naman. Akala ko tatanungin niyo kung ano pakiramdam maging dear, okay? Ano, hindi, syempre, sobrang excited namin. Kasi, syempre, ngayon na lang ulit kami babalik sa The Clash. Pinawisan ako ng fairness, ha? At ngayong Sabado na po yan! Sabado na po yan! Yes! Yeah, Juliet Raver, paki-invite naman natin mga tiktropa na abangan ng The Clash 2024! Yes, Clash Nation! This Saturday na po, September 14, mag-uumpisa na po ang bagong season ng The Clash. Siyempre, kasama po natin dyan ang ating Clash panel, Miss I Idol as Alice, oy, Sir Christian Bautista, oy, and Miss Lani, Miss Alicia! Yes! And siyempre, siguraduhin naka-follow kayo sa mga social media page ng The Clash. Naka-upload na po dyan ang mga videos ng ating top 24 Clashers. Ay, nako, mga tiktropa, hindi pa tapos ang happy time natin with The Clash dahil may pasabog na performance na nag-iisang Asia's Nightingale, Miss Lani Misalucha! Susunod na yan sa pagbabalik ng TikTok Live! Emote na. Magugulatin. Eto na! Laban ng magagaling. Sino ang susunod na magniningning? Sama-sama ating kilalanin dito sa Tanghalan ng Kapyon! Kaway-kaway sa ating mga inampalan! Eto na po sila. Singer and songwriter, DRNB crooner, Daryl Ong. Kapuso OST Princess and Queendom Diva, Hannah Presilas. Multi-platinum artist and OPM hitmaker, The Icon, Renz Verano. Ang magpapasiklaban ngayong umaga, Israel Salvador. At Riza Paiba. Sila ang sasabak sa Una Panggan. Ilang amateur competition na inasalihan mo sa buong buhay mo? Kasi yung start ako nung nasa 7 pa lang ako. 7 years old? Lumalaban ka na? Yes, nung unang sali ko dito lang din sa GMA din. Anong contest to? Sing voicing. Sino yung inspiration mo? Bakit gusto mo sumali sa competition na ito? Talagang sister ko na mas matanda sa akin, yung talagang naging inspiration ko. Balita ako, Israel, napahinto ka raw sa pagkanta? Yung nangyari siya before nung namatay yung parents ko parehas last two years ago. So after yung parang tinamad ako. Tinamad so, ka? You mean nawalan ka ng gana sa ano mo? Pagkanta. Parang kasi nalungkot ako masyado. Ang nangyari? Ba't bumalik ka ulit sa pagkanta? Yun yung ang suggestion ng aking mga friend po, ng mga kumakanta rin na naudyokan bumalik ka. Doon ako na po siya. So since passion ko talaga pangkanta, so yun yung time talaga na parang gusto kong bumalik ulit. Israel Salvador! Hello po, magandang ako kuya, ang cute mo. Cute niya? Oh, ilang taon ka na, kuya? 27 po. Oh, well, okay, bagets pa, baby 27. Boy. Pero kasi di ba bukod sa ikaw ay isang singer, ikaw din ay isang manager ng isang fast food chain. Yes, pero bago yun, nag-OFW ka. Yes po. Kailan yun nangyari, kuya? 2018 to 2021. Bakit ka bumalik? Dahil nagka-pandemic ba? Opo, yung pandemic po. Di na po ako nakabalik.
Ayan. Pero feeling ko mas prefer mo ba nandito sa Pilipinas or mag-OFW ulit? Siyempre po, yung mas maganda po sa Pilipinas para yung family ko, kasama ko po. Tama naman. Pero totoo bilang yan. Isang bongga mo manager ka na, kuya, ha? Yes, kasi siyempre, bilang sa mga fast food chain sa larangan ng industry na ganito, mamang, di ba sabi nila, customers are always right. Tama ba, di ba? Paano pag dumating sa point na yung talagang pikam-pika ka na hanggang talaga saan yung ano mo? Oo, gigil ka na, ang daming reklamo, ang daming gustong mangyari. Anong gagawin mo, kuya? Bali po, kung meron po ang incident na mayayaring ganyan, so una po, ipapakinggan ko muna yung customer, then after po nun. Ano ipapakinggan? Papakinggan ko po yung kanyang complaint po, then after po nun is, mag-apologize po ako. Then after po nun, pwede po mag-offer ng atonement sa kanya in case na kung kasalanan po ng store po talaga. Okay. Sige, tignan natin kung ano naman magsasabi ng ating mga inampalan sa yung performance. Sir Israel, para sa akin, nagustuhan ko yung enunciation mo. Malinaw ang mga pagkakabigkas ng mga letra kada salita. Pati yung connection mo nandun, yung stage presence. At ang pinakagusto ko talaga is yung mixed tone mo. Lalong-lalo na dun sa high notes. Parang kumbaga... Teka lang, ano yung mixed tone, babe? Halo mo lang, be. Charot. Charot lang. Mix-megos mo lang. Hindi, yung minix niya, yung chest voice niya, tsaka yung head tone niya. Ayun! So, halo yun. Hindi yun madaling gawin. So, kailangan ng practice. Ibig sabihin, alam mo yung placement na gagamitin mo, yung technique na nararapat, lalong-lalo na sa high notes. So, wala na ako masyadong napansin sa performance mo. So, congratulations. Thank you so much. Yes. Israel. Okay. Yung first line mo, medyo kinapos ka dun sa dulo, no? Dun sa, how can I make it through? Dapat, how can I make it through? Kung kaya. Hey, mas maganda. Ha? Mas maganda yon kung bubuin mo yon. May mga parts din na pinuputol mo. Siguro, practicein mo yung breathing. Na kung alam mo na yung isang line is bubuin mo dapat, siguro hihinga ka na ng marami para mas may ano ka, merong kang strength na ipoprolong mo yung isang linya. Okay? Yung low notes mo na pansin ko, medyo nakukulangan ako ng konti. Siguro na hindi ko alam kung wala sa range mo or kailangan gagamitan mo pa siya ng chest. Kasi lahat nandito. Yun ang napapansin ko. Siguro mas gumamit ka pa rito sa dibdib chest ng ano, nung low notes para mas maganda yung quality. Ha? Ito. So practicein mo yung low notes mo. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Eto na, Israel. Alamin natin kung ilang stars ang makukuha mo ngayon. Sir Israel. Ito ang aking mga bituin para sa'yo. Three stars! Israel, ang stars na binigay ko sa'yo today ay... Ito na. Maraming salamat po. Ito mga Israel ha. Ibibitin muna natin kung ano ang score na bibigay ni Hana. Ito na po, ang susunod nating kalahok, Riza Paiba. Ano yung hindi mo makakalimutan na lumaban ka sa contest? Merong insidente ba na bumagyo? Meron ba nagkatakbuhan? Lagi pong ganun. Meron namang ganung insidente talaga po talagang biglang uulan. Talagang yung wala pong pamasahe. Punta kami ni Papa, sali ng ano, singing contest, tapos wala pong ano, pamasahe pa uwi. Kung hindi man nanalo, wala kami pamasahe talaga pa uwi, maglalakad po talaga kami. Naglalakad kayo? Nanalo po, kaya may pamasahe na kami. Yun po yung maganda doon. Kamusta naman yung pag-ibig mo ngayon? Masaya po. Ngayon? Masaya? Masaya. Nung niyaya niya ako talaga magpakasal, at naramdaman ko rin naman po na ready na ako. Mm-hmm. Sino naman yung inspirasyon mo sa pag-awit mo dito sa tanghalan ng kampiyon? Siyempre po yung mga anak ko at saka yung asawa ko. And then, Riza Paiba from Cavite! Woo!
galing ni ate. Iba din ang emosyon talaga eh. Ay, Mami Riza. Si Mami Riza ay meron siyang dalawang mga anak babies. Baby boys. Magsamag-hi sa kanila. Hello, Callens and Patrick. Callens and Patrick. At ito pa, ha, napaka-chismosa ko, diba? Ayun, mama. Siya ay kumakanta sa mga events. Oo nga daw. Kamusta naman yun, ate? Anong mga events ba yung mga pinagpa-performan mo? Pagbisan po, birthdays. Kasal, mga ganun. Kasal. Ah, talaga. May katanungan. Pero minsan lang po yun. Hindi, ako, ano lang ako, curious lang ako. Kasi syempre, nagiging guest din naman ako sa mga ano celebration na ganyan. Anong nafe-feel mo pag yung ikaw, kunwari, kantang-kanta ka na, perform na, perform ka na ganyan, tapos yung mga tao, eh, kumakain lang. Diba? Parang yung... Ikaw ba, nadi-discourage ka ba sa ganun? Or feeling mo, happy ka kasi at least meron sila kumbaga music habang na-enjoy nila yung food. Happy po. Happy ka. Kasi kaya po nila tayo kinukuha is para mapasaya sila. Kaya happy po ako pag na ganun, kumanta kahit po ano lang. Pag ganun, kumain ka na lang din. Pwede naman po. Bala kayo, kakain na lang din ako. Ganun. Pero tignan natin kung ano, kung nagustuhan ba ng ating mga inampalan. Hi, Miss Riza. Hello alam nyo, feel na feel ko na confident kayo habang nagpa-perform. Nandun yung confidence, nandun yung sure kayo sa mga gagawin nyo. Yung emosyon, nandun din. Isa rin sa napansin ko is yung voice quality, especially pag nasa mga mabababang parts ng song, makapal yung boses nyo. Parang may pagka-Miss Jaja Padilla yung boses, ganyan. Siguro, ano lang, try to maintain that quality as you go up sa higher range. Medyo numinipis lang po. And yung dynamics, alam kong tinatry niyong i-emphasize yung emotion using the dynamics. Parang for me lang po, medyo masyado lang extreme yung soft to loud. Minsan po, dun sa mga hihinang parts, hindi ko po masyadong marinig yung word. So yun lang po, try to balance it out lang na hindi masyadong magkalayo yung soft tsaka yung loud na part. Yun lang po. Pero again, going back, maganda po yung boses nyo at na-feel kong may kumpiyansa kayo habang nagpa-perform. Congrats po. Thank you po. Thank you so much, Daryl. Hi, Miss Riza. Hello po. Una kong napansin is yung medyo nagiging shaky lang pagdating sa mid-range. Siguro masyadong open ang pagkaka... paano ba? Pagkakabigkas. Yung, sanay maghintay! Masyadong open. So, be careful lang next time na pwede mo siyang gawing medyo bilog pa. Sanay maghintay! Gets mo yung difference? Okay. Tay-tay! Magkaiba siya ng tunog. So, magaling, malaking factor din yon. Pero pagdating sa emosyon, sa stage presence mo, yung galaw mo, gustong-gusto ko yun. Talagang, nakita ko na si Riza ay confident. So, congratulations. Thank you po. Yes. Ayan. Thank maraming, you, Hannah. Maraming salamat po. Ito naman. Alamin natin kung anong ang scores na ibibigay sa'yo ng ating mga inampalan. Riza, ito ang aking mga bituin para sa'yo. Three stars! Riza, ang bituin na ibinigay ko sa'yo ngayon ay... stars din. Ayan, mamaya so natin ipapakita ang scores ni Hannah. So far, meron ng 6 stars si Israel. At ikaw din naman, Riza, ay meron ka ng 6 stars. Sa mga tiktropa natin pinag-iisipan pang mag-audition, ako, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya naman mag-audition ka na. Kung papano, please watch this. Tinatawagan namin ang mga tiktropang may pusong kampiyon. Kung ikaw ay 16 to 50 years old at palaban sa kantahan, sugod na sa aming weekly auditions every Wednesday and Thursday, 3 to 5pm sa GMA Studio 6. Go mga tiktropa, mag-audition! Dito po sa TikTok Lock, ang mananalong kampiyon ay mag-uwi po ng tumataginting na 10,000 pesos. At habang tuloy-tuloy po ang kanyang kampiyonato, tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize. Ito na, alamin na natin. Hana, anong score na ibibigay mo kay Israel? Israel, ito ang mga stars ko for you. Three stars! Israel, meron ka ng 9 stars! At para naman kay Riza. Riza, ito naman ang mga bituin na binigay ko sa'yo. Riza, meron kang 10 stars!
congratulations! Ikaw ang hahaman sa kampyon ngayon! Ito na tuloy ang laban ng single dad na si Jeffrey De La Torre. Magtuloy-tuloy kaya ang panalo niya? O baka naman maagaw na ni Riza ang titulo niya? Tutukan ang kanilang back-to-back top pattern! Tapatan ni Jeffrey at ni Riza. Hi! Ah, eto na. Magkakaalaman na tayo. Mga inampalan. Alam nyo, mamang, napaka-importante ng song choice. Ayan, kung talagang mamamaximize mo yung voice quality mo sa kantang pinili mo. So, itong laban na to, pinili na lang namin yung kahit hindi masyadong nag-swak sa voice quality niya yung napili niyang kanta, somehow naitawid pa rin niya. Ayun. Yan, napakalaki talaga, importante talaga yung ano, no? Pagpili ng kanta. Pero sige, alamin na natin at kilalanin natin kung sino ang ating kampyon ngayon. Congratulations, kuya, nako, dahil dyan, meron ka ng 40,000 pesos! Parang ano tayo, nasa, ano lang eh, no? Nasa restaurant. Welcome back, sir. Ayan, oo. Pero galing, isa na galing. Lang kasi makakapasok ka na sa grand finals. Oo, sana. Anong paghahanda naman ang gagawin mo dyan para masungkit mo talaga yung position mo na yun? At pasok ka na sa grand finals. At pasok ka na sa grand finals. At pasok ka na sa grand finals. At pasok ka na. Yeah. Diba? Para mga alien. Kung yes. Kung manalo siya ng panglima, pasok mo siya. Oh. Kaya ano bang paghahandang i-ready mo dyan? Siguro po mag-focus po and ingatan po yung sarili. Lalo na yung health. Congratulations, Jeffrey! Tik tropa! Tulad ni Jeffrey, kaya mo rin bang mapabilib ang inampalan? Sugod na sa aming weekly auditions, kaya nyo yan! Bukas, samahan nyo ulit kami sa paborito nating tambayan bago mananghalian. Kita-kits po tayo ulit dito sa TikTok Lock! Muli ang ating kampiyon ngayon, Jeffrey!